Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning everyone. So, kumusta kayong lahat? Nandito na naman ako para gabayan kayo sa inyong pagkatuto ngayong araw na ito. So, nasa quarter 4 na tayo, week 3 and 4. And we will be talking about folk dance. Pero bago yan, gusto ko lang munang i-greet ang ating napaka-punctual na mga students. Si Jabez Mundo, Neri Dalusong. Hello sa dalawang ito, napakaaga nila. So, sana meron kayong matutunan sa at makatulong ako sa inyo sa araw na ito. Okay, so last week, ang pinag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa sayaw. Diba? So, ayan, so pakilala muna ako sa inyo. Again, para sa mga bagong estudyanteng nandito ngayon, ako si Tutor Marilyn. Ayan, from isa sa mga nagtuturo ng MAPE 8. So mamaya, meron pa tayong isa pang tutor na magtuturo sa atin ng health naman. So antabayanan niyo po hanggang sa matapos ang aming ano. So Neri Dalusong from Central HN Dipaner HN Central School. Ayan. So good morning. Good morning. So ayan po. So let's proceed. So nung nakaraan, eto pinakita ko na to and hopefully masagot nyo kung anong sayaw ito. Ayan. So ano ba yung pinakita ko sa picture? Ayan.
Rebecca. Good morning sa lahat ng nanonood from KNHS. Silang Cavite. Ayan, so ito ay. And so ano naman ito? And that one. So sa mga pinakita kong pictures, sa tingin nyo, ano ang pagkakatulad ng tatlong pinakita kong pictures? Okay, the students or sila ay mga sumasayaw, nagsasayaw. So aside from that, kaya iba't ibang mga costume ang kanilang sinusuot. Okay, and sa tingin natin ay ito ay mga folk dances. Okay, tingnan natin kung ano ba talaga yung folk dance na sinasabi. Lahat ba ng makikita nating sayaw na ganito? Yung ganito yung suot, ganyan, yung pinakita ko, folk dance na ba talaga siya? So alamin natin yung meaning ng folk dance. So, our objectives for today is you have to describe the nature and background of the different dances from the different parts of the Philippines. And then you afterwards, I hope you can appreciate the different folk dances as a cultural legacy by spreading awareness to others. So, let us perform the fundamental positions of the arms and feet together. So, paano ko malalaman na gumagawa kayo ng sumasayaw kayo ng fundamental positions of the arms and feet at sinasabayan nyo ko? All you have to do is to comment down. Sumasayaw ako. Okay? So, let's have this one. Walang music kasi baka hindi tayo mapayagan ng Facebook na i-present pag may music. So, sayaw muna tayo, mga... Sige. So, let's start with the arms. Hindi ko na ipapikita yung feet kasi mahirap. Kailangan ko pa ulit dalhin yung camera sa baba. So, arms lang muna tayo. Okay? Sige, let's start. And first position. Second position. Third. Okay, pwede kayong mag-mirror sa akin. Fourth. Fifth. And back to first position. So, kung may kanta ito, pwede siya kahit anong kanta naman na pwede umayon siya doon sa ginagawa natin. Pwede yung o, shortcut. Ayan. So, ulit. So, first position. Second position, third position, okay, pwedeng ganito or pwedeng sa kabila, diba? And then, okay, fourth position, then pwedeng ganito. And then fifth. Ayan. So, and back to first position. So, I hope nagawa nyo ng tama at sino bang sumasayaw? Ayan, sumasayaw si Neri, sumasayaw si Jabez. Very good. And so I hope nagawa niyo siya kasi kahit ganun na yung galaw ko, pinapawisan na ako. Okay, next tayo. So what is folk dance? Ano ba ang folk dance? So it is a form of dance developed by a group of people that reflects the traditional life of the people of a certain country or region. So, ito, kung yung mga taong nakatira doon ay nag-develop ng kanilang sayaw based on tradition
So, pwede nating matawag na folk dance. Okay? Pag nagre-reflect ng kanilang tradition. Ayan. So, folk, kasi folk siya. Ayan. So, another is, speak so much about the heartbeat of our people, for they tell about our customs, our ideas, our beliefs, our superstitions, and events of daily living in a certain community. Ayan. Next. So, eto. So, are you familiar with this dance? So, parang, ano, pag may mga kasiyahan, pag may mga presentation sa school, ayan, usually, etong sayaw na to ay pinipresent. So, napanood nyo na ba yung actual na pagsasayaw nito? No, hindi po. Okay, so ito ay tinatawag na singkil. Ayan. So, ano ang ibig sabihin ng singkil? Kung napapansin nyo, sige, tingnan nyo na lang sa YouTube kung medyo curious kayo kung ano yung singkil. So, usually, ang inano nila, parang ginagawa, parang siyang tinikling, pero medyo mas ano siya. Kasi parang pang mayaman na sayaw ito. Ayan. Ang ibig sabihin daw niyan is entangle ng kahit anong, yung parang pumulupot doon sa paa. Kaya pala, yung dancer niyan is palaging may nakaganon-ganon yung ano, paa doon sa kawayan. So that is a dance from Maranao. Okay, another is this one. Eto, ano ito? Kung may bago tayong pumasok na estudyante, si Regine. Hi. Ayan. So, eto ay isa sa i-discuss natin mamaya. So, you have to study the following dances carefully and imbibe in their importance to the development of cultural values. So, as we proceed, merong iba't iba tayong sayaw na is a study or pag-aaralan. So, let's start with this one. So, what's this? So, as you can see, this is binislakan. So, ano ba ang binislakan? Paano siyang nagawa ng isang community? So, eto, ang dance researcher nito is si Francisca Reyes Aquino. So, actually, si Francisca Reyes Aquino ay siya, ang dami-dami niyang mga folk dances na na-research from the different communities. Ayan, so, ang binislakan is from the Pangasinense. So, place of origin niya is Pangasinan. So, ang country of influence, so, ibig sabihin, hindi lang siya purely from Pangasinan kasi meron siyang mga influence from other Asian country, which is China. Ayan. So, classification of the dance, this is a social dance. So, ibig sabihin, ginagawa siya, halimbawa, pag merong tipon-tipon, fiesta, ganyan, so pwedeng ganon. Social dance. So, background. Lingayen in Pangasinan means having to look back. So, kung titingnan nyo, kung panoorin nyo sa YouTube, yung binislakan, meron siyang mga steps na parang naglo-look back. Yung parang ganyan. As they strike their sticks at the back, parang lumilingon sila kasi lingayen, linga. So parang linga ata. Ayan. Lingayen. So it was derived from Li King Tung, a Chinese word given to the name of
Lingayen. Hindi ko alam kung Lingayen or Lingayen. The capital of Pangasinan, pero ang alam ko Lingayen. By the Chinese settlers of this place a long time ago. Ayan. So the Barrio Fox who lived at Almazin, a small place between Barrio Pangasinan and Manibok, danced this to commemorate the stay of Lima Hong. Ayan, a Chinese pirate who built his kingdom here. So kung naalala nyo yung history natin, Asian history, si Lima Hong. Ayan, hindi ko na alam kung anong grade ngayon yung Asian history. Pero dati, grade 8 din yun. Ayan, so para to commemorate the stay of Lima Hong, kaya nagawa nila yung binislakan na sayaw. Okay, next. Another is Suwa Kusuwa. So, ang researcher naman nito is si Ramon A. Obusan. Eh medyo, hindi tayo sasayaw ngayon, kaya medyo, ano to, bored ng konti yung ating discussion. But bear with me, kasi at the end of our discussion, ay meron kayong makukuhang sagot sa mga module na sinasagutan ngayon. Kaya gawin nating, ano, kapaki-pakinabang ang araw na ito. Okay. Sino-sino ang mga gumagawa nito? It's the Tausu. So from the origin from Sulu, Holo Sulu. So from the southern part of the Philippines. So ano ang meaning ng Suwa Kusuwa? It's my pomelo tree. So ano ang country na nakapag-influence sa kanila? It's China, Malaysia, and Indonesia. Ang dami naman. Kung napapansin nyo, Malaysia and Indonesia, kasi malapit lang sila doon. Yung southern part ng ating bansa ay malapit doon sa mga country na mention. So what is the classification of the dance? So kung kanina ang binislakan is, ano nga yun ulit? Social dance. So ngayon, eto namang Suwa Kusuwa is courtship dance. Okay, so background or the context of Suwa Kusuwa. The Tausug of Sulu, Southern Philippines, though known as the fearsome warriors, are also better known as sturdy seafarers and hardy farmers. So extensive orchards are planted with coconuts and pomelos and fields with staples like rice and root crops. So doon nila na inspire yung sayaw na Suwa Kusuwa doon sa pomelo trees na tanim nila. Ayan. So next is pangalay. So what is this pangalay all about? So kung nakikita nyo, ang featured ano niya is the kamay. Ayan, yung nakaganitong kamay na maraming mahahaba yung fingernails. So, ito yung isa pang sinasabi ko na si Francisca Reyes Aquino ay marami talaga siyang na-research na mga iba't ibang sayaw from the different communities in our country. So, isa nandito, pangalawa na pala is the pangalay. From, ano pa rin ito, lowland Muslim. So, again, this is a social dance from Sulu. So, meaning ng pangalay is fingernail. Oh, kanina binislakan, to look backward, and then Suwa Kusuwa is my pomelo tree, and then dito naman sa pangalay is fingernail. Ayan. So place of origin, same is with Suwa Kusuwa, it's from Sulu. Country of influence, kung kanina tatlo lang ang Suwa Kusuwa na country of influence, eto madami-dami. They have Thailand, Malaysia, Burma, Cambodia, and Indonesia. So, ayan.
So kung curious kayo, ano ba yung mga pinagsasabi dito ni tutor na mga sayaw? Okay, kasi hindi ko pwedeng i-play dito lahat. Or hindi talaga siya mapi-play. Kaya doon na lang tayo sa YouTube. Just type pangalay, suwa ko suwa, binislakay, makikita nyo lahat yan doon. Okay? So, pangalay, also known as daling-daling or minggalay in Sabah, is the traditional fingernail dance of the Tausug people of the Sulu Archipelago and Sabah. Ayan. So this dance is the most distinctively Asian of all the southern Philippine dances because dancers must have dexterity and flexibility of the shoulders. Kung nakikita nyo naman kung yung props mo ay yung kamay, di ba? Ang laki-laki ng mga ano. So, ayan, so elbows and wrists and movements that strongly resembles those of a Kuntao Silat, a martial art common in the Malay Archipelago. So wait lang, nandyan pa ba ako? Kasi parang naghahang yung aking camera. Ayan. Naghahang ako. Nakanganga pa naman ako noon. So, pasensya, ganito talaga pag live. Diba? So, pangalay is performed mainly during the weddings or other festive events. So, the male equivalent of the pangalay is the pangasik. And the features are martial movements, while a pangalay that features both a male and female dancer is called pangiluk. Ayan. So next, the last one is the sakuting dance. So as you can see, para siyang binislakan. Oo. Pero iba yon. Kasi ito, ang kaibahan nito is aside doon sa movement nila or sa dance steps nila, kahit itong dala nilang sticks ay medyo mas malaki compared doon sa binislakan. Ayan. So, another research made by Francisca Reyes Aquino. So, place of origin is Abra and Ilocos Norte. And then, this is a recreational dance and social dance. So, influenced by China. So, meaning of this dance is refers to rhythmic sticks. Bakit? Kasi ginagawa nilang rhythmic yung pagsastrum or pagsastrike nila ng sticks as they dance. Okay, this is a dance at the ethnic people living in the western side of the Cordilleras way back before the coming of the Americans to our country. So, sakuting is an ethnic term which refers to rhythmic sticks producing the accompaniment for the dance. So, tulad ng sinasabi ko kanina, this is an ginagawa nilang parang instead na music, ginagawa nila is yung stick na hawak nila, yung accompaniment ng sayaw nila. Okay, so sana medyo ang hirap, no, na ma-memorize yung mga ganon. Pero tutulungan ko kayo. Di ba? So, sagutin na natin yung tanong doon sa mga module ninyo. Kaya kuha na kayo ng mga
ballpen at papel, isulat nyo na yung mga sagot sa tanong. Okay, number one. We have to fill in the table with the missing information. Ayun na nga ba sinasabi ko? Di ba? Parang natandaan ko pa ba yun? Tutulungan ko kayo. Okay, binislakan. So magsimula tayo sa binislakan. Yung place of origin, dance classification, and influence by what country? So let's start. Binislakan. It's from Pangasinan. Okay, dance classification. I hope someone from the class, from my class, will answer this one. Dance classification of Binislakan. Ano nga ito ulit? Sana may naalala. Okay, anybody from the class? So, ito ay social dance. So, influenced by what country? So, isa lang din to. It's China. Okay, next. Pangalay tayo. So, pangalay, place of origin, it's Sulu. Dance classification, same social dance, and marami-raming influence ng Asian countries. Ayan, Thailand, Malaysia, Burma, Cambodia, and Indonesia. Next, Suwa Kusuwa. From Holo, Sulu. And then, dance classification is courtship dance. Influenced by China, Malaysia, and Indonesia. Nandyan pa ba kayo, mga students? Kindly say present if buhay na buhay pa ang ating umaga. Okay, next is sakuting. So, saan ang sakuting? From Abra and Ilocos Norte. Okay, this is a recreational and social dance from China. Influence from China. Ayan. So, malapit na tayong matapos. Okay, last five questions. So, number one, multiple choice. Okay, which is a dance of the ethnic people living in the western side of the Cordilleras way back before the coming of the Americans to our country? Ano ang sagot? Nasaan na ang mga estudyante ko? Yan. Sagot-sagot. It's sakuting. Okay, may tumama ba? Tingnan natin. Ayan. So parang hindi na sila, ano, hindi na sila nakakapag-isip. Ano ba yun? Kasi parang sa apat na sayaw, di ba? Ang hirap maging familiar. Lalo na doon sa mga unfamiliar dances. Pero ngayon, now that you know, it's time for you para i-share to sa mga kasamahan ninyo. And then tingnan nyo sa YouTube, marami, kung ano paano siya isasayaw and madali lang naman talaga siya. Ayan, letter C, tama si Jabez. Next, kailangan ko ba bang mag Gcash para sumagot kayo? Sige. Next. Number two. It is also known as the daling-daling or the minggalay in Sabah. This is the traditional fingernail dance of the Tausug people of the Sulu Archipelago and Sabah. Okay, may sumagot? This is letter ayan, very good.
Number two, ayan, palustre, bagong dating. Ayan, hello. Very good. Tama silang dalawa ni Jabez. It's letter B, pangalay. So kahit naglalag si Jabez, patuloy pa rin siyang nanonood sa atin. So thank you very much for watching. So I hope you can share this link to your classmates and to your schoolmates or sa mga kakilala para pagdating ng time na mag-PPE na sila and need na nilang sagutan, etong mga outputs na ito, eto, ayan, masasagutan na nila yan. Okay? Next, number three tayo. The Tausugal Sulu, Southern Philippines, though known as fearsome warriors, are also better known as the sturdy seafarers and hardy farmers. Their courtship dance is called, anong sagot? Courtship dance of Tausug of Sulu. Letter. Jennifer Tampos from NCIS, Alabel 1 District. Good morning. So, anong sagot neto? It's letter D. Suwa Kusuwa. Okay, next. Number 4. Lingayen in Pangasinan means having to look backward and upward. So, it was derived from Li King Tung, a Chinese word given to the name Lingayen, the capital of Pangasinan. So, what's the answer? Ito yung, ano, number 3, letter D, tama. And number 4 is letter A. Ayan, dumadami na po tayo. Nandito na rin si Romel Sambu from Ilagan, Isabela. Number 4 is letter A, Binislakan from Pangasinan. Ayan. So next, number 5. Okay, ayan. So who is the dance researcher of Sakuting? So, nandiyan na yung sagot. It's letter A, Francisca Reyes Aquino. Okay. So, I hope nakaka-perfect. Sino nakaka-perfect? Meron ba? Ayan. So, again, so sana meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Although hindi talaga siya familiar sa atin, but I hope I have shared enough knowledge sa inyo para matuto kayo sa araw na ito. Huwag kayong bibitaw, huwag mag-off ng cellphone dahil meron pa tayong isang tutor sa araw na ito. Siya ay si Ma'am MC na magtuturo sa atin ng health. Tingnan ko kung merong nakaka-perfect. Ayan, si Jabez daw, mali siya ng isa. Ayan, it's all right. At least isa lang, di ba, Jabez? Ayan, so lahat ng references ko, lahat ng mga diniscuss ko ay galing sa module ng Department of Education, Schools Division of Negros Oriental. Ayan, salamat. And then from the different, ano pa, na sites ng Google. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Hintayin po natin si Tutor MC na pumasok para naman sa health. Again, this is Ma'am Aranyo, Tutor Mari Liz. Salamat. Hello, Ma'am MC. Good morning, Ma'am Mari Liz. Ayan. So, umpisahan na natin ang health. Thank you, Ma'am Mari Liz. Napakadami namin. Okay, bye-bye. Ayan. So today, we are now sa week. Yan, sige. I-share lang po namin ang ating screen. Ayan. So ngayon,
tayo ay nasa, tayo nyo yan, ang pag-aaralan na natin ay week 3 and week 4. Kasi by next week, iba naman pong component ng MAPE ang ating pag-aaralan, yung music and art. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay about negative health impact of drinking alcohol. Kasi last time, ang pinag-usapan naman natin ay yung negative impact of course, using cigarettes. Ayan. So talagang konting kembot na lang, ano, malapit na rin tayong matapos sa school year na to. So muli, para sa mga bago na nanonood, ako si Tutor MC, ang inyong makakasama, para sa pag-discuss o sa aralin na health. Okay, so tutulungan ko kayo maging healthy. Yan. So, makakasama nyo kami, no, sa MAPE 8, 10 to 11 a.m. So again, ako si Tutor MC. So I hope na magiging maganda ang ating discussion ngayon sa pamamagitan ng inyong pag-comment. Marami tayong activity today. Okay, so last time, no, so nabanggit ko na yung paggamit ng sigarilyo. Ayan. So last time kasi ito yung pinag-usapan natin, no? Yung paggamit ng sigarilyo. So ito ay isa sa mga gateway drugs, no? So sabi dito, every 6 seconds, someone dies using tobacco. So dapat talaga iwasan natin ang paninigarilyo, no? So hindi siya dapat na, kumbaga, gawin natin na maging para tayo ay maporma, dahil yung iba kasi kaya siya ginagawa ay para lang maging in. At mukhang halimbawa sa mga kalalakihan ay mukhang lalaking lalaki ang tingin. So, lagi natin iisipin, eto pag tayo ay gumamit ng sigarilyo, no, maaari isa tayo sa mga 6, no, na tao na mamamatay ka isang or 6 seconds. So wag naman sana tayo umaba ganito. And usually, ang nai-involve or nag-uumpisa ang tao, no, sa edad na 13 to 15 years old, napakabata pa para siya ay manigarilyo, no? So, ayan. Okay. So, I hope na ma-audible ako, naririnig ang aking boses or hindi ako nag-vaporing. So, ngayon ay nasa week 3 tayo ng fourth quarter. At ito ang ating mga magiging competency ngayon na dapat nating ma-meet. Analyze the negative health impact of drinking alcohol. Explain the impact of drinking alcohol on family and community. So ano-ano ba yung mga impact niyan or yung mga possible na epekto niyan doon sa ating pamilya at sa ating komunidad na ginagalawan. Ayan, bukod sa ating sarili. Okay. Now, umpisa natin ang ating discussion ngayon sa activity. Yan. So for activity 1, as usual, meron tayong picture analysis. So ito ay nakuha ko, ang reference ko dito ay yung SLM material sa SDO Negros Oriental Health 8 4th Quarter 4B. So doon ko siya nakuha. Okay, so ano ba yung nakikita natin? Describe the editorial cartoon. What does the picture depict? Ano kaya ang mga napapansin ng ating mga manonood o ating learners ngayong araw na to sa aking screen. Yan. So siguro, mapapansin ninyo dyan ay yung bote ng alcohol at meron tayong parang lalaki, no, nakakurbata pa siya, pero meron siyang glove. So parang magsusuntukan sila, no? O ano kaya ang ibig sabihin ng editorial cartoon na yan? Ano kaya? So possible, ang sasabihin natin dito, no? Ang possible na sinasabi ng mga iba, Ma'am, Tutor MC, nakikita po namin yung lalaki, ang pula po ng ilong at saka ng tenga. Posible po ito ay lasing. Ayan. Tapos tingnan natin yung mukha ng caricature, no? Yung bote. Tingnan niyo yung itsura, no? Nalilisik yung mga mata niya. Tapos talagang sa tingin natin, ito ay galit, no? So, ano kaya ang ibig sabihin ng nasa screen ninyo ngayon? Yung letrato na yan.
Ayan, siguro ang iba sa atin sasabihin, Tutor MC, siguro po ano, kailangan natin, no, na paglabanan yung alcohol, paggamit ng alcohol, pwede rin yun, no, kung yun ang inyong sagot. Pwede rin, ma'am, Tutor MC, napapansin po namin siguro, ito ay naglalarawan ng violence, no? So, yung pagiging makapag-aaway natin, no? Pakikipag-aaway natin sa ating kapwa. No, kapag tayo ay nasa influensya daw ng alcohol, possible na mangyari ito. So, posible, yun ang mga sagot ng iba. Okay? Possible din na pinapakita dito yung kahinaan ng isang tao. No, tingnan ninyo yung tao. So, parang, para siyang walang lakas, no? Kung mapapansin natin. Yan. Okay? So, ngayon, mag-move tayo sa activity number 2, Mythbusters. Yan. Ang gagawin ninyo naman dito, identify which is a fact and a myth in the following statements. Type your answer in the comment section below. So, I hope makukuha ako ng sagot. So, again, ang aking reference ay SDO Negros Oriental SLM, no? Health 8 for QN4A. So, ayan. Isa natin. So, again, identify nyo kung it's a fact or it's a myth. Ayan. So, one can drink hard and still be in control of him or herself. It's a fact or it's a myth. Tingnan nga natin kung may sumasagot. So, good morning po, Ma'am Penny Batino and Sally Ambat. Yan, lagi po natin silang talagang taga-subaybay. Yan, thank you po for sharing the link to your students. Ayan, so sana si Jabez, active siya kanina sa health, ay sa PE. So, sana sa health ay active din siya. Si Van. Yan, Jabez. Sabi ni Jabez Mundo, it's a myth. One can drink hard and still be in control of him or herself. So ano nga ba ang tamang sagot? It's a myth. Tama naman si Javes. Ano? Bakit, Tutor MC? No? Drinking impairs your judgment, which increases the likelihood that you will do something you'll later regret. So ibig sabihin, pag nasa impluensya daw ng alcohol, hindi ka naman daw talaga makakapag-isip ng tama. Dahil mamaya, pag-uusapan natin kung bakit ito nangyayari, no? Kasi sinasabi nila, lasing ako, pero okay pa ako, no? Parang alam ko pa yung ginagawa ko. No, some of us, may mga, lalo na kung medyo hard yung nainom, ay hindi na talaga alam kung ano pa yung mga ginagawa nila, no? Yan. Okay, so again, it's a myth. Number 2, alcohol gives extra energy. It's a fact or it's a myth? Yan. Tingnan natin. It's a fact po pala. Hehehe. Mm-hmm. Alcohol gives extra energy. Kaya, limbawa, kung mga maniligaw ka, no, sa iyong crush o sa iyong gustong ligawan, ay iinom ka muna ng alak. So, parang ganun lagi ang nakikita natin sa mga pelikula. Pero, sabi dito, ito ay isang myth. Yan. Bakit? No? Kasi, drinking alcohol can often lead to impaired brain, poor motor skills, and even changes in behavior. So, ayun yung possible na magiging kahihinatnan pag ikaw ay uminom ng alcohol. Hindi ito nag-lead sa magbibigay tayo ng extra energy o tayo ay lalakas, ano? So, yan. Hindi yun posible. Okay. Next. Eating before drinking alcohol can prevent someone from being intoxicated. It's a fact or it's a myth? Yan. So, ano po ba ang sagot dito? Okay. So, sabi ni Jabez, it's a myth. Mm-hmm.
eating before drinking alcohol can prevent someone from being intoxicated. So pag sinabi nating intoxicated, ito ay yung pagiging lasing, no? Kalasing. So kapag kumain ka, hindi ka daw malalasing agad. So is it a fact or a myth? Sabi dito, it's a fact. Bakit po? Ayan. So food prevents alcohol from passing quickly into your small intestine. When there is food in your stomach before drinking, alcohol is absorbed more slowly. Ayan. Kaya lang, syempre, no, dapat ay in moderate lang kung halimbawa yung mga tatay natin, no, hindi yung mga tatay o mga adult na nanonood sa atin, hindi dapat ito ay kumbaga abusuhin, no, kakain ka nang kakain kasi inom ka, no, so hindi dapat. Ihan. So again, pagka kumain, hindi daw agad malalasing. So it's a fact. Okay, next, number 4. Drinking coffee after consuming alcohol can make you sober. Ayan. It's a fact or it's a myth? It's a myth. Bakit po? Caffeine has no effect on metabolism of alcohol by the liver and thus does not reduce breath or blood alcohol concentration. It does not sober you up or reduce impairment. Sabihin ay hindi yan matatanggal yung alasingan mo, no? Kapag ka uminom ka niyan. So wala siyang epekto. Okay? Kasi yung iba nating mga ano, no, kalalakihan, umiinom daw tapos iinom sila ng kape para mawala yung tama nila, no? Yung sinasabing tama, yung lasing, pagkalasing. Yan. So it's a myth. Okay, next. Number 5. If someone faints after drinking alcohol, it's okay to let them sleep. Pag sinabi natin na faints, ibig sabihin na himatay. Ayan. After drinking alcohol, it is okay to let them sleep. It's a fact or it's a myth. So pwede ba na hayaan na lang natin sila? No? Dahil himatay sila, hayaan na natin sila natutulog. Ayan. So dapat ba iyon? O ito ba ay fact or it's a myth? So ito ay myth. Bakit po? Ayan. Drinking too much too fast increase blood alcohol concentration o tinatawag nating VAC. Too much alcohol in the bloodstream is called alcohol poisoning. So if ever na siya ay nahimatay after niya uminom ng alcohol, ibig sabihin meron siya or possible na siya ay nagkaroon ng alcohol poisoning o nalason siya. So dapat, kasi yun sabi nga, it can cause a person to pass out. So according to healthline.com, no? So possible na kapag kaya siya nahimatay ay dahil meron siyang nainom na something poisonous, no, or poisonous sa katawan niya. Kaya dapat ang gagawin natin, gigisingin natin yung as much as possible dapat gising siya, no? Gawin, itapikin natin yung kanyang braso. Yan. Tapos tanungin natin ano ba yung nararamdaman? Ganon. O di kaya naman kapag ka talagang pumipikit yung mata niya, pipisilin natin yung kung ano man, makukurutin para just in case na ano, magkaroon siya ng, magising siya. If ever na talagang severe na, we have to, of course, kailangan dalhin na natin sila sa doktor. No? Huwag nating hayaan na sila ay nasa ganung kalagayan. Kasi possible na ito ang kanilang ikamatay. No? So again, it's a myth. Okay. Activity number 2. Ulit. Another number 6. Alcohol is good alternative to cure snake bites. It's a fact or it's a myth? Yan. Ginagamit ba natin ito na pang kumbaga para hindi umepekto yung venom sa ating katawan? Ayan, fact ba yan or a myth? Kasi iba dyan, kaya ang ginagawa nila, pagka na-the bite daw ng snake, binubuhusan ng alcohol yung affected area. O di kaya naman, yung iba naman, iniinom pa ito, no? Para daw mawala yung venom sa katawan nila. So, ayun po ay isang myth. So, hindi siya po pwede. No? O hindi siya nakaka-cure. Yan. So, sabi,
Don't drink caffeine or alcohol, which could speed your body's absorption of Benum. So, ibig sabihin, mas mapapalala pa nito yung kalagayan, no? So, according to mayoclinic.com, no? Possible na, na mas malala pa yung mangyayari, no? Lalo pa bibilis yung epekto ng Benum sa ating katawan. Yan. So, it's a myth. Yan. Tapos ngayon, yung bagong-bago, no? Sabi, ngayon, sa COVID, dahil sabi nga ng mga tambay sa kanto, no? Sabi nila, iinom ako ng ano, ng alak para ano, hindi ako magka-COVID. So parang ginawa nilang vitamins yung alak, no? Araw-araw sila umiinom, no? So ginawa na nila yung habitual, yung pag-inom ng alak. So hindi siya totoo. It's a myth. Ayan, andiyan ang anak ko. Okay. Okay, next. So ano ba yung sinasabi mo, Teacher MC, na alcohol? So alcohol is a colorless, bitter tasting substance that humans have been consuming since ancient times. So actually, no, talaga namang ito ay dati pa nating ginagawa. Pero syempre, mas nagiging ano lang, nagiging mali ang isang bagay dahil ito ay sobra. No? Okay? Okay, next. So, paano ba nangyayari yung paano ba nagkakaroon ng alcohol? It comes from plants that underwent fermentation. Ayan. So, ano po ba yung fermentation? Fermentation is the process of extracting alcohol from a plant or a fruit. Ayan. So, kaya siya nagkakaroon or kaya nagkakaroon ng alcohol kasi nagpa-ferment. No? Ayan. So, ine-extract po muna. So, meron tayong tatlong klase ng alcohol, isopropyl, methanol, and ethanol. So, ito yung mga example. So, sinabi nating isopropyl, ito po ang aking nakuhang definition base sa SLM, also called isopropanol or tupanol or rubbing alcohol. So, hindi po siya iniinom, hindi siya pwedeng inumin. As well as doon sa methanol. Yung methanol kasi, yung ibang klase ng alak, no, hinahaluan nila nito ng methanol. Pero hindi siya dapat. Kasi saan ba ginagamit ang methanol? Ang methanol ay tinatawag din na wood alcohol. Sabi dito, primarily finds use as industrial solvent. So imagine mo, iinumin mo yun, di ba? For example, paint remover or photocopier. So yun yung ginagamitan ng methanol. Okay, next ay ethanol alcohol. So yung ethanol alcohol, ito yung mga beverages. So ito yung iniinom. Ayan, imbibe ethyl alcohol in this diluted concentration. So ito na yung nagkahalo-halo na sila ng ibang mga chemical para kumbaga ay sabi nga yung level of concentration ay mag-iba-iba, no? Base sa kanilang inihalo. Ayan. Ethyl alcohol is also known for its ability to alter mood and behavior. Ibig sabihin mag-iiba, no? Kapag ka ikaw ay nakainom nito, possible na mag-iba yung mood mo o yung behavior mo. Ayan. Brewers and distillers usually make it from grains and other pieces of plant matter as a high sugar content. Ayan, lalo na kapag may diabetes, bawal uminom. Yan. The liver usually is able to filter ethyl alcohol from human body, but ethyl alcohol still is toxic. Ayan, when consumed faster than the liver can metabolize it. Diba, uminom na ngayon, no? Hindi pa naman na-metabolize, kumbaga, no? Kasi inom ka na naman, hindi kakayanin yan, no? Magiging toxic yan sa ating katawan. So again, ito yung mga iba-ibang klase or type ng alcohol. Isopropyl, methanol, and ethanol. Yan. So ano po ba yung alcohol fat? Alcohol enters the body first through the mouth. Ayan. So, ayan. Next. So, yung ating bibig, no? Siyempre, inumin natin, no? Within 10 to 20 heartbeats, alcohol in the bloodstream reaches the brain. Kaya,
Ngayon, kapag pumasok na yan or nag-breach na yan sa ating brain, possible na mag-iba na nga yung ating mood and behavior as well as our motor skill. No? So mag-iiba na rin yung kung paano tayo gumalaw. Kaya yung iba kapag ka nalalasing, pag-ewang-gewang. Ayan. In the liver, alcohol is converted into water and carbon dioxide. The heart pumps alcohol in the bloodstream. Kaya yan yung mga possible area na naapektuhan ng alcohol. Ano? Kasi yan yung nagpa-process. Most alcohol enters the bloodstream through the small intestine. So yung kanina nga sinabi ko. Alcohol is filtered the kidneys, leaving salts, acid, and exit the body through urinization. Ayan. So possible naman na ilabas natin siya, kaya lang ang dami niya ng pinagdaanan. Ano? Ayan. Okay, effects of alcohol drinking. When alcohol enters the bloodstream, it goes all parts of the body. Kaya sabi ko sa inyo, masama din ang epekto nito sa ating katawan kasi sa buong katawan natin, no, ito ay dumadalo. The main effect of alcohol drinking reflects on the body, a person's central nervous system or yung tinatawag nating CNS. The CNS controls one's mental processes, memory, speech, learning, and decision making. It also affects the person's senses, feelings, movement, and breathing. Ang dami nga na-apekto. Kaya yung sinasabi nila na walang epekto tong alak sa akin, hindi siya possible or imposible yun na mangyari. No? Yan. So ano-ano po ba? No? So sa ating objective ba, dapat ay malaman natin ano po ba yung mga epekto or impact nitong paggamit ng alcohol or pag-inom, no, sa ating sarili, unable to perform duties or responsibilities. So kapag tayo, syempre, no, nakainom, hindi natin magagawa yung mga usual na ginagawa natin ng normal, no? So may mga iba tayong mga gawain na hindi natin magagawa ng maayos. And acquire disease, no? Ang dami nating possible na makuhang sakit, lalo na una-una yung ating brain, no? Kaya ngayon, nagkakaroon ng mga, kumbaga, syempre, addiction, no? Nagkakaroon na ng iba-ibang mga sakit, no? Halimbawa, nagiging baliw, yan. Pagkabaliw, una-una yan, no? Kasi unang naapektuhan ng alcohol, sabi nga, 10, di ba, ilang segundo lang na possible na pumunta siya sa ating brain, no? So, possible na magkaroon tayo ng mental illness, yan. Kasi change na yung mood natin and behavior. Addiction. Yan. So, sinasabi ko sa inyo. Kahit naman anong bagay, ano, kapag ito ay sobra na, pumapasok na ito sa tinatawag nating addiction. And violent. So, ayan yung possible na mangyari, no? Kapag lasing ka, makikipag-away ka, kung ano-ano mga sasabihin mo sa iyong kapwa, no? So, posibleng mangyari yun. Yan. So, ayan yung mga dapat nating iwasan, yung pag-inom ng alcohol kasi yun yung possible na makuha natin, no? And, syempre, sa family. Damage family relationship. Ayan. Or developmental issues in neglected children. So, ibig sabihin, kapag hindi mo na nape-perform yung maayos ang yung buhay, paas possible din yung mga anak mo, yung asawa mo, maapektuhan din yan, no? Ayan. Nandiyan na pumapasok na hindi na natin natutulungan yung ating mga anak, yung para sa mga nanonood nating magulang, no? So, yan na yung mangyayari. Sa pag-aaral na nila, hindi na natin masusupervise kasi mas gusto pa natin na uminom ng alak. At laging lasing tayo. So, wala tayong magagawa na maayos. Domestic abuse. So, yan pumapasok yung sinasaktan mo na yung iyong mga kapamilya. And drain family in finances. Ayan. So, syempre, bili ka na bili ng alcohol, no, ubus yung pera mo. Ay, ang mahal-mahal niyan ngayon, di ba? Tinaasan na nga yung tax para lahat ng tawag dito na bibili ay hindi na makaka-afford, no? Yan. So kaya isa rin 'yan, no, sa binigyan pansin ng gobyerno, no, tinaasan ang tax ng mga alcohol or mga beverages. Physical and mental health issues. So yan, dahil nga hindi ka na magkakaroon ng baga ng magandang pag-iisip dahil lagi ka nang lasing. So, yan, possible na mangyari sa atin. Magkakaroon tayo ng health issues or
mental health issues and physical health issues. Ayan. So from Bertaba Health, Mississippi. So doon ko siya nakuha. Okay. Next. So sa komunidad naman natin, ano yung possible na na epekto niyan? So increased violence and crime. O syempre pag lasing ka, hindi mo nga alam kung tama o mali yung ginagawa mo. Nandiyan na yung pumapasok na nagkakaroon ng pagmanakaw, no? O pananakit, pananaksak, lahat ng klase ng violence ay magagawa dahil nasa impluwensya ka ng alcohol. And then car accident. So usually ang nagiging number one na cause ng car accident ay yung pagkakalasing, no? Relationship with others, no? Hindi na tayo kumbaga katulad ng halimbawa sa normal na may maayos tayong relasyon sa ating kapwa. Possible na palagi tayo may kaaway, may kagalit, no? Sa inyong mga epekto ng paggamit ng alcohol or pag-inom ng alcohol. So kaya kailangan mga bata, iwasan natin ito, hindi ito makakatulong sa atin, no? Yeah. Lalo na kung ito ay habitual na or possible na sabihin natin na addiction na. Dahil paano natin masasabing ito ay ikaw ay addict na sa pag-inom ng alcohol or ng alak, ano? Kapag hindi ka na natutulog, kapag hindi ka makatulog kapag hindi ka makakainom. So, ganyan. No? Hindi ka makapag-isip dahil hindi ka nakainom. So, yan yun. Okay? Now, punta na tayo sa quiz. Yan, mag-quiz na tayo. Multiple choice lang naman, katulad ng dati. Choose the letter of the best answer. Please type the letter of your choice in the comment section below. I hope nandiyan pa kayo, mga learners, kasi madaling-madali lang ang ating quiz ngayon. Yan. So, ito ay from SDO Negros Oriental ulit. Okay, the main effect of alcohol drinking reflects on a person's lung, A, mouth, B, central nervous system, C, heart, D, liver. Ano po ang tamang sagot? I hope nandiyan pa si Javes. Ayan. Hello po, Ma'am May De La Cruz. Yan. From Descartes Sagin, Pampanga. So, from Pampanga. Hello po sa mga taga-Pampanga. Ayan. So, ano yung tamang sagot? Person's blank. Okay? It's letter B. Central nervous system. Ayan. Next. Number two. It is the process of extracting alcohol from a plant or fruit. A, mixing. B, dissolution. C, filtration. D, fermentation. Ayan. Ano po ba ang process na yan? Okay. Ang tamang sagot ay letter D, fermentation. Ayan. So, process of extracting alcohol from plant or fruit. Ayan. Next, number three, the CNS controls one's mental processes, memory, speech, learning, and blank. Ano ba yun? A, decision making. B, thinking. C, speaking. D, hearing. The answer is letter A, decision making. Yan. So, naapektuhan ng ating pagka-process, ng mental process, memory, speech, learning, and decision making. Yan. Kapag tayo ay uminom na alcohol. Okay, next. So, ito ay mga types of alcohol ay isopropyl, methanol, and ethanol. So, ano-ano ba yung ano na yan, no? I-ano natin, iuubahin ang bawat isa base sa litrato, no? Katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. So, is it number U, number 4? Is it A, B, or C? Picture A, B, or C? Ayan. Number 5, methanol, A, B, or C? Methanol, A, B, or C? Ano ang tamang sagot? Sige, iugnay na po natin. Okay, for our isopropyl, ang sagot ay letter C. Number 5, methanol, letter B. And 6, ay letter A. So I hope ay nakakuha kayo ng 5 puntos ngayong araw na ito. Pwede nyo
ipakita ang screenshot ng inyong mga sagot sa inyong mga teachers at sabihin yung nag-participate kayo sa Itulay tutorial session ni Tutor MC sa Help 8 para naman mabigyan kayo na, of course, extra point para sa araw na to. Yan, kasi nag-attend kayo sa aking tutorial. Yan. So, I hope na may natutunan tayo ngayon at huwag natin gagawin ang mga bagay na hindi naman dapat at hindi natin alam kung ano ang kaihinat na natin. Yan. Next. Ayan, medyo naghang yung ating ano. Yan. Okay. Health quote of the week. Ito ang iiwanan ko sa inyo ngayong week na to. Quitting alcohol is tough and rough, but it is worth enough by Aliyah R. Seaton. Ayan. So, tama ba? No? Quitting alcohol is tough and rough, lalo na sa mga hindi makaiwas dito dahil sila ay addict na, no? Sa pag-inom. Pero sabi dito, but it is worth enough, no? So, dapat, kumbaga, kapag kakaiwas ka dito, pahahabain mo pa ang iyong buhay, no? Masahaba pa yung iyong buhay. So, hindi iigse, pero bagkos hahaba. Kasi hindi tayo magkakaroon ng sakit. So, babalik tayo doon sa sinasabi ko sa inyo na marami tayong possible na ma-acquire na sakit sa pag-inom ng alak o ng alcohol. No? So, ayan. Ito ang iiwanan ko sa inyo ngayong week na to. For week 3 and 4. Ayan. So, I hope na may natutunan. So, again, ako si Tutor MC for Health Aid. So, thank you po, everyone. So, see you next time. Thank you. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!